Hello guys, good day. Ito na naman po ako. So for today's video, bali magluluto po tayo ng nilagang baka. Ulalo, guys. Ayan. So yan ang ating karne. Ayan guys, mukhang ganda ng ano. Frozen din yan guys, mura lang yan. So papakuluan natin to guys at papalabasin natin yung natural niyang lasa. At isasabay na din natin guys yung ating mais para sabay na sa paglambot ng ating karne. At eto na nga guys, at umpisahin na natin, uugasan ko na yung ating mga karne at ang ating mais. Uugasan lang natin ng maayos guys. At sabay hiwain na natin guys ang ating mais. Ayan. So damihan na lang tinihiwa guys para maraming makakain. And then sabay na din natin yung ating sibuyas. Ayan, so okay lang kahit di masyadong maliit. Ayan. And then, ayan guys, nandito na nga ako sa aking improvised na kalangde-uling. Ayan. So, papuhin ko lang to guys para mamaya malakas na ang baga para pag pinakulo natin ay mabilis ng kumulo. At nga pala guys, nasira nga pala nung aking tropang kulit yung ating fan. So, ayan, nasira niya yung isa. Ayan. Napabayaan niya siguro na ilagay niya hindi nakasaksak. So eto at gumawa ako ng panibago. Ayan, may charger na rin nakasama. Ayan, so ilalagay natin guys para hindi na natin kailangan magpaypay pa. Ayan, so pag ganyan guys mas mabilis kumulo kasi continuous yung hangin na bumublow sa ating baga. At siyempre guys makakatipid tayo sa ating gasol pagka dyan natin siya pinakulo. At ito guys, so ilalagay ko na sa ating kaserola na may tubig. Yan, so paghahaluin ko lang guys yung sibuyas na yan and then lalagay na rin natin yung ating baka. Yan, yung beef shank ba? Shank, and then lalagay na rin natin yung ating mais. So isabay na natin yan guys para mas mabilis lumambot kasabay ng karne. Lagyan din natin ng paminta guys at yung ating cubes at asin na din guys. At ito guys, nandito na tayo sa ating improvised na kalangde-uling. So, ilalagay na natin yung ating kaserola at nang mapakulo na natin siya. Ayan. So, ayun, ilalagay ko na yung aking fan and then isasaksak na sabay na yan at para mas mabilis na kumulo. Ayan guys. Ayan, ang lakas ng hihip ng hangin yan guys. Kaya ang ating uling talagang mabilis bumaga. Ayan, pakuluan lang natin yan guys. So, be patient. Kailangan lang natin magantay. Kasi, kapag hindi tayo nagantay dyan at kaagad natin na tinanggal sa apoy, hindi ganun kalambot ang karne. So, hindi rin ganun kasarap kainin. At hindi lalabas yung masarap na lasa ng ating baka. Please makita nyo ang baga ng aking uling dahil dyan sa ating fan. Basta pakula lang natin ng pakuluan guys. Ayan. So titignan muna natin guys. Pasensya na kayo sa aking takip, wala pa rin siyang hawakan. Pagka medyo nakalubag-lubag ay bibili ako ng yung nilalagay na hawakan sa takip. Ayan guys, makita nyo ang ganda na ng kulo guys. Oh. Iba talaga pagka kalangde-uling na mayroong fan ba? Na automatic fan. So ayan guys, ayan lang natin yung kumulo guys. Eto guys, so i-chinek ko kanina, tinikman ko, so medyo kulang sa alat. O, lalagyan ko siya ngayon na guys ng patis. Yan ang aking extra na pang-alat para mas masarap siya, mas malasa. Ayan, and then pakuluan ulit natin guys, bago natin ilagay yung ating mga gulay. At pagkatapos nga guys ng ilang minuto, so para sa akin ay malambot na yung karne. So ilalagay na natin yung gulay. So ang unahin natin yung Wagyu beans natin guys kasi medyo matigas yan. So kahit mga ilang 3 minutes, ganyan, takpan muna natin and then lalagay na rin natin yung, sabay na rin natin yung ating dahon ng sibuyas. So pakuluan lang muna natin guys at pagka medyo half cook na siya, saka na natin ihalo din yung ating mga ibang gulay.
So guys, ito pagkatapos ng ilang minuto, ito na. So para sa akin medyo half-cook na yung ating Baguio beans. So ihahalo ko na yung mga ibang gulay. Repolyo, ayan. And then pati na rin ang ating pechay. So ayan, ilalim ko lang guys yung mga medyo maliliit ang ihiwa. Ayan, para at ibabaw natin guys yung medyo ayan yung ganyan na cut ko kasi para mamaya pag magpe-plating tayo meron tayong ilalagay na medyo maayos. At guys, ilalagay ko na din yung ating pechay guys. Ay ibabaw lang yung pechay para hindi madurog, para pag nag-plating tayo maganda tignan. Ayan guys, and then takpan din natin guys at pakuluan ulit kahit mga ilang minuto pa para lumambot yung ating gulay. And then so pag hapkok na, pwede na yun guys. Mas maganda pag medyo hapkok na konti ang gulay natin. At eto na guys, okay na. So half cook na yung ating anong tawag dito sa ating pechay. So okay na yun guys, yan ang gusto kong pagka half cook. Masarap yan guys. At plating na tayo guys. Ayan na guys ang ating bulalo. Ayan, bali nilagang baka na bulalo. Ayan guys, ang sarap guys. At sabayan natin yan ng sili, kalamansi na may ayun, patis. Sarap yan guys. Tsaka kaning mainit. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga vlog, sa aking mga videos. Maraming salamat po. God bless. Pakisubscribe po, like and share. Pakipindot na rin po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga videos. God bless guys. Maraming salamat. Thank you.